Manalangin tayo. Mahabagin at mapagmahal naming Amang Diyos na nasa langit na sa amin ay nagmamahal. Sa mga huling panahon na itinakda mo, O Diyos, ay nagpapasalamat kami sa iyong malaking biyaya na iniligtas mo kami na una mula sa maraming tao sa mundo at inihiwalay kami ng mga banal sa kasalanan ng sanlibutan at sa lahat ng kasinungalingan. At ginagabayan kami palagi na mamuhay, na naglilingkod at sumusunod sa iyo, O Diyos, sa church na iyong banal na katawan kung saan ikaw ay palaging naririto. Ang mundong ito ay nagiging maingay at puno ng kasalanan. Kung wala ang iyong tulong, ay wala kaming magagawa kundi ang magapi ng makasalanan at masamang sanlibutan at mahulog sa lahat ng dumarating na pagsubok. Kaya Panginoon, hawakan mo po kami ng iyong mahabaging mga kamay at hawakan mo po ang aming mga kahinaan at gabayan kami na mamuhay ng nararapat bilang mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng pagbabangon sa amin na bago, banal at ganap sa pamamagitan ng iyong salita at ng Espiritu Santo. Naniniwala po kami na iniingatan at ginagabayan mo, O Diyos, ang aming mga churches sa buong mundo. Kami ay taos-pusong nananalangin na samahan mo po, O Diyos, ang lahat ng mga kapatiran na nangangaral ng Ebanghelyo sa pamamagitan ng pag-iingat ng kanilang pananampalataya sa kahirapan. At hawakan mo po sila na may angkop na kabanalan at kakayahan ng Espiritu Santo. Ingatan mo po ang mga brothers at sisters na mayroong mga kahirapan sa sakit at hawakan mo po sila ng iyong kamay na may kakayahang makapagpanumbali kaagad sa kanilang kalusugan at pagkalooban mo po sila ng pagkakataon sa kanilang natitirang buhay na makapaglingkod at mabuhay para sa iyo, O Diyos. Ikaw na nagbibigay sa bawat isa sa amin ang kinakailangang salita ng Diyos sa oras ng pangangailangan at itinuturo sa amin ang daan na dapat naming sundan, ang kinakailangang salita ng Diyos ng bawat isa na maliwanagan kami kung anong uri ng tao kami dapat maging para sa Ebanghelyo ng Diyos at pamumuhay na narapat sa church sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Idinadalangin namin ito sa pangalan ni Yesu Kristo. Amen. Tingnan po natin sa Biblia, Galatia chapter 5. Chapter 5. Galatia chapter 5 verse 22 hanggang verse 24. Basahin po natin sa Galatia chapter 5 verse 22 hanggang 24. Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiyaga, kagandahang loob, kabutihan, katapatan, kaamuan at pagpipigil sa sarili. Laban sa mga ito ay walang kautusan at ipinako sa krus ng mga nakay Kristo Jesus ang laman na kasama ang masasamang pagnanasa at mga kahalayan nito. Tuwing linggo ng umaga, sa ilalim ng pamagat na mapuno kayo ng Espiritu Santo, dahil sinabi ng Panginoon na magkakaroon ng bunga ng Espiritu kung tayo ay puno ng Espiritu Santo. Kaya ako po ay nangangaral tungkol sa siyam na bunga ng Espiritu ng patuloy. Siguro ay pwede niyong sauluhin ang mga ito. At bukod dito, kailangan nating pag-isipan ang tungkol sa bawat bunga ng Espiritu ng malalim. At dapat nating suriin kung tayo ay namumunga ng nitong bunga ng Espiritu o kung hindi tayo namumunga ng bunga ng Espiritu. Pinagmamasdan tayo ng Diyos at nais niya na tayo ay mamunga ng bunga ng Espiritu.
Kailangan nating magtipon ng mabuting bunga at trigo sa kamalig ng langit para maluwalhati ang Diyos. Dahil dito, tayo ay dapat maging mabuting bunga na nararapat sa paningin ng Diyos bago tayo pumasok sa langit. Kaya ngayon, patuloy akong nanangaral patungkol sa siyam na bunga, ang pagpipigil sa sarili. Ito yung pangsiyam. Dati, hindi ko pa napag-isipan ng malalim kung ano talaga ang pagpipigil sa sarili. At parang maaaring alam ko ito, pero hindi detalyado. Ngunit ayon sa salita ng Diyos, ang bunga ng Espiritu ay nagtapos sa pagpipigil sa sarili at sa pamamagitan ng pagsasaliksik sa Biblia ng detalyado, nakita ko na napakaraming aral tungkol sa pagpipigil sa sarili. Merong bagay na dapat nating gawin upang mamuhay ng normal at tamang Christian life sa harapan ng Diyos bilang mga Kristiyano. Isa sa mga ito, itong pagpipigil sa sarili ang bagay na lubos na kinakailangan. Kung hindi tayo mamumuhay sa pagpipigil sa sarili ng mabuti, maaaring hindi tayo mabuhay ng tama sa ating Christian life bilang mga Kristiyano. Kaya kung titingnan natin sa mga awit, chapter 1, verse 1 hanggang 2, mapalad ang taong hindi lumalakad sa payo ng masama, ni tumatayo man sa daan ng makasalanan, ni umuupo man sa upuan ng mga manunuya, kundi nasa kautusan ng Panginoon ang kanyang kagalakan at nagbubulay-bulay araw at gabi sa kanyang kautusan. Kaya pinakamapalad ay siyang taong ligtas na ipanganak na muli at mayroong pag-asa na makapunta sa langit bilang anak ng Diyos. Ang mapalad ay hindi lamang ang taong ligtas kundi pati rin ang taong hindi lumalakad sa payo ng masama, ni tumatayo sa landas ng makasalanan, ni umuupo man sa upuan ng manunuya. Hindi, ni. Ang salitang hindi, ang ibig sabihin ay pagpipigil. Control, tanggihan, tanging kung nabubuhay sa buhay na may pagpipigil sa sarili ay maaari tayong magsaya, magbulay, at sumunod sa utos at salita ng Diyos. Kaya nga, mapalad ang taong hindi lumalakad sa payo ng masama, ni tumatayo man sa landas ng makasalanan, ni umuupo man sa upuan ng manunuya. Payo ng masama, landas ng mga makasalanan, manunuya. Madalas iniisip natin na ang ganitong salita ay para sa ibang mga tao, hindi sa sarili. Makasalanan tao, masamang tao, ang landas ng mga makasalanan, ang taong namumuhay ayon sa gusto niya. Ang mga tao ng mundo ay namumuhay sa kasalanan. Sinasabi natin na hindi tayo sumusunod sa taong mayabang, walang pakundangan na pagmamataas, at walang ingat na tao. Subalit, dapat natin pag-isipan kung ano ang payo ng masama. Ito ang ating lumang pagkatao na nananatili pa rin sa atin. Kaya sa mga awit, sa chapter 51 verse 5, narito ako'y ipinaglihi sa kasamaan. At sa mga awit 58 verse 3, ang masama ay naliligaw mula sa bahay bata. Sila'y nagsasalita ng mga kasinungalingan ay naliligaw mula pagkapanganak. Ang makasalanan at masama ay pareho lang. Mayroon pa rin tayong makasalanang pagkatao sa loob. Kahit na tayo'y mga ligtas na, ang ating pag-iisip at buhay ay hindi pa rin lubos na nababago. Kaya ngayon, mayroong Espiritu Santo sa mga taong ligtas. Binabago ng Espiritu Santo ang ating pag-iisip at buhay araw-araw sa pamamagitan ng salita. Kaya ang mga pakana ng masama ay pagnanasa ng laman, mga kaisipan ng sariling katawan. Kaya sa Roma 8 verse 7, sapagkat ang kaisipan ng laman ay pagkapuot laban sa Diyos,
sapagat hindi ito napapasakop sa kautusan ng Diyos ni hindi nga maaari. Kaya kahit naniniwala tayong ligtas at naging anak ng Diyos, merong lumang pagkatao na ayaw sumunod sa mga salita ng Diyos. Siya ay ang mga pakana ng masama. Awit 1 verse 1, ni tumatayo man sa daan ng mga makasalanan. Gaya ito na mamuhay siya ng ayon sa gusto niya. Sa Isaiah 53 verse 6, tayong lahat ay gaya ng mga tupang naligaw. Bawat isa sa atin lumihis sa kanyang sariling daan. Kailangan sumunod ng tupas sa pastol pagkatapos na marinig ang kanyang tinig. Ngunit kumikilos sila ng ayon sa gusto nila. Kahit na pagkatapos na maligtas, mayroon pa rin tayong ganoong masamang kalagayan, ang landas ng mga makasalanan. Hindi tayo dapat tumayo doon. Sa mga awit 1 verse 1, ni umuupo man sa upuan ng mga manunuya. Ang mapagmataas ay mayroong puso na napupuot sa pagsunod kahit na alam niya na dapat siyang mabuhay ng naaayon sa salita ng Diyos. Hindi siya nananatili roon. Ang mapapalad ay hindi tumatayo sa daan ng makasalanan ni umuupo man nakasama ng mga manunuya. Hindi lumalakad nakasama sa lakad ng masama. Kailangan ninyong isipin ito na ito ay pakikipaglaban sa inyong sarili. Sa 1 Pedro 2, talatang 11, na kayo umiwas sa mga pagnanasa ng laman na nakikipaglaban sa kaluluwa. Ang Espiritu Santo na nasa puso ng isang ligtas. Sa Galatia 5 verse 17, sapagkat ang laman ay nagnanasa laban sa Espiritu, at ang Espiritu laban sa laman, sapagkat ang mga ito ay laban sa isa't isa. Sinabi ito ng Biblia na mayroong paglalaban. Maging si Apostol Pablo ay nagsabi, ngunit sinusupil ko ang aking katawan. Kaya ito'y pakikipaglaban sa sarili. Ang bawat nakikipaglaban sa mga palaro ay napipigil sa sarili sa lahat ng mga bagay. Kaya napakaraming mga bagay tayo na dapat pigilin sa ating buhay. Mga bagay na dapat nating limitahan, kontrolin, at hindi dapat sundin at tanggihan. Kaya dapat tayong maging handa sa mga ganitong bagay araw-araw. Kaya patuloy akong nagbabahagi patungkol sa pagpipigil sa sarili. Ano ang dapat nating gawin pagkatapos ng pag-aaral at pagkaalam dito? Dapat natin itong sundin pagkatapos na pag-aralan. Sinasabi ng Biblia na silang hindi sumusunod pagkatapos na makinig ng mga salita ay dinaraya ang kanilang sarili. Ito ay ang mapagmalaki na dinadaya ang kanyang sarili at hindi sumusunod ng may kaalaman. Hindi ko po alam kung natatandaan pa ninyo ang mga ibinahagi ko noong nakaraang linggo patungkol dito sa pagpipigil sa sarili. Pagkalipas ng ilang araw, pagkatapos na mapakinggan ninyo ang mga salita, ay maaaring makalimutan na ninyo ito lahat at maaaring hindi na ninyo mapag-isipan ng mas malalim ang tungkol sa sermon na may kinalaman sa inyo. Noong nakaraang linggo, ibinahagi ko ang sermon tungkol sa pagpipigil sa sarili at kung ano ang dapat nating kontrolin sa ating mga sarili. Dapat kontrolin ng mga tao ang likas nilang sexual na pagnanasa. Merong tukso ng pangangalo niya sa loob at pati sa labas. Upang mapagtagumpayan ang tukso, dapat ninyo munang kontrolin ang nasa isipan ninyo. Kapag nawalan kayo ng kontrol dito, ay mahuhulog na lang kayo sa tukso. Hindi kayang agawin ng dyablo ang ating kaligtasan, subalit maaari nitong pabagsakin ang ating Christian life anumang oras. Ito'y upang mabigo kayo sa inyong Christian life at gawin kayo walang silbi. Paano niya ito ginagawa? Ito yung nagtutulak sa masamang likas ng ating laman sa maraming paraan. Kaya tayong lahat ay meron po tayong pagnanasang sexual. Meron tayong pagnanasang sexual hanggang sa tayo ay mamatay. Gayunpaman, kailangan ninyo itong kontrolin ng mabuti. Ito ay nakamamatay. Ito ay nakamamatay sa oras na mahulog kayo dito. At mayroon pang isang bagay na dapat nating makontrol. Ito ay ang pagnanasa na magmalaki, mapagmataas na kaisipan. Sinabi ni Jesus, pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mapagpakumbabang puso.
Si Jesus ay maamo at may mapagpakumbabang puso. At upang makasunod dito sa maamo at mapagpakumbabang Panginoon, dapat nating pasanin ang kanyang pamatok at matuto mula sa kanya araw-araw. Tama po ba? Subalit sa likas ng ating laman ay mayroong kaisipan na mangibabaw at maging mas mataas sa iba. Maging magkaroon ng pagkayamot sa pagtingin sa tagumpay ng iba. Ang mga hayop sinisikap nilang talunin at ungusan ng iba kahit na sa paglalaro lamang. Subukin natin kung sino ang mas malakas. Kaya nakikita natin na dinadaig po ng malalakas na hayop ang mga mahihina tuwing nakakapanood tayo ng mga programa sa telebisyon sa Animal Kingdom. Kaya ang pinakamalakas ang kanilang nagiging ulo o pinuno. Ang mahihinang iyon ay walang ibang pagpipilian kundi ang sumuko sa harap ng malalakas. Ang mga tao ay mayroon ding ganitong kaisipan. Ang mga tao ay ipinagmamalaki ang lakas ng kanyang katawan. Pinamumunuan ang mga taong walang alam at dinadaig ang mga mahihina dito sa mundong ito. Ito ay pagmamataas at nangangahulugan na ang mga tao ay mayroong kaisipan na umangat at maging mas mataas. Mayroon po. Kahit na ang kanilang mga kalagayan ay magkakaiba, kailangan nating makontrol ng mabuti ito pong mayabang na kaisipan. Sa Mateo chapter 20 verse 25, sinabi ni Jesus, "Alam ninyo na ang mga pinuno ng mga hintil ay nangingibabaw na Panginoon sa kanila, at ang mga dakila sa kanila ay gumagamit ng kapangyarihan sa kanila. Hindi maaaring magkagayon sa inyo, kundi ang sino man sa inyo na nagnanais na maging dakila ay kailangan maging lingkod ninyo. At sino man sa inyo na nagnanais maging una ay kailangan maging alipin ninyo." Sa Lucas 22:27, sapagkat alin ang higit na dakila? Ang nakaupo ba sa hapag o ang naglilingkod? Siyempre, ang nakaupo sa hapag ang siyang dakila. Ang naglilingkod sa nakaupo ay ang mas mababa. Ito ay patas lang sa mga alipin. Subalit sinabi ni Jesus, "Subalit ako'y kasama ninyo na gaya ng isang naglilingkod." Hindi siya dumating upang paglingkuran, kundi upang maglingkod. Ang pusong gustong mapaglingkuran ay siyang pagiging mas mataas. Ito ay pagmamataas lamang. Ang bagay na ito ay nasa puso natin. Ayaw nating maglingkod, subalit nagnanais tayo na paglingkuran. At dapat natin itong kontrolin. Na ang mapagmataas na puso na nagnanais na maging mas mataas, dapat nating kontrolin ang mga ito. Kaya sa Santiago chapter 4 verse 6, siya'y nagbibigay ng higit pang biyaya. Tayo ay naligtas at tumanggap ng biyaya. Subalit pagkatapos na maligtas, sinabi ng Diyos, at mula sa kanyang kapuspusan ay tumanggap tayong lahat biyaya na sinundan pa ng ibang biyaya. Santiago 4 verse 6, ngunit siya nagbibigay ng higit pang biyaya. Kaya sinasabi, ang Diyos ay sumasalungat sa mga mapagmataas, subalit nagbibigay ng biyaya sa mga mapagpakumbaba. Dapat tayo makatanggap ng biyaya sa Diyos ng tuloy-tuloy. Subalit sinabi ng Diyos, siya ay sumasalungat sa mapagmataas. Walang anumang uri ng biyaya para sa ganitong tao. Ito ay ibinibigay sa mga mapagpakumbaba. Kaya kung tayo ay mapagpakumbaba, ang biyaya ng Diyos ay dadaloy sa atin gaya ng tubig na patuloy na dumadaloy. Ito ang dahilan kung bakit napakahalaga ng pagiging mapagpakumbaba. Sa Kawikaan 18:12, bago ang pagkawasak, ang puso ng tao ay palalo muna. Ibig sabihin, kung ikaw ay mapagmataas, ikaw ay mamamatay. Ngunit nauuna sa karangalan ng pagpapakumbaba. Kaya dapat lagi nating tandaan ang talatang ito. Kaya kailangan nating makontrol ang pusong palalo na nagnanais na maging mataas. Si Apostol Pablo ang pinakadakilang tao sa panahon ng Bagong Tipan. Di po ba? Sa Lumang Tipan, ang pinakadakila naman ay si Moises. Gayunpaman, ayon sa Biblia, ang lalaking ang si Moises ay napakaamo higit kaysa lahat ng lalaki sa ibabaw ng lupa. Nang umpisa,
Si Moises ay isang mapagmataas na tao. Hindi siya mapagpakumbaba. Siya ay nakapag-aral na gaya ng natutunan ng isang hari doon sa palasyo. Tinuruan si Moises sa lahat ng karunungan ng mga Ehipsyo at siya ay makapangyarihan sa kanyang mga salita at mga gawa. Ito ay naisulat sa Biblia, kaya iniisip niya na siya ay pinili upang maging pinuno ng Israel. Subalit sinaktan niya ang isang Ehipto at ito'y namatay. Si Moises po mainitin. Subalit sa loob ng 40 taon sa ilang ng Midian, ginawa siya ng Diyos bilang isang pastol, binago siya tungo sa isang maamo at mapagpakumbabang tao. Ginamit ng Diyos si Moises kasama ng kanyang maamo at mapagpakumbabang kaisipan upang gabayan ang mga Israelita palabas ng Ehipto patungo sa lupain ng Kanaan. Kaya nga, wala nang mas maamo pa kaysa kay Moises. Sa bagong tipa naman, walang sinuman ang nakahigit kaysa kay Apostol Pablo. Subalit sinabi ni Pablo, sa palagay ko ay hindi ako pauhuli sa mga dakilang apostol na ito. Tama po ba? Isinulat niya ang 14 na mga aklat sa bagong tipan. Pinatumba ng Diyos si Pablo na may mapagmataas, na mayroong pagmamataas, na hinuhuli at pinapatay ang mga taong sumasampalataya kay Jesus at ginamit siya bilang apostol ng mga hentil. Ito ang dahilan kung bakit sinabi ni Apostol Pablo, mga makasalanan, na ako ang pangunahin sa mga ito. Isang tao na nararapat mapunta sa pinakamalalim na bahagi ng impyerno, sapagat ako ang pinakahamak sa mga apostol, sabi niya. At hindi karapat dapat na tawaging apostol sapagat inusig ko ang iglesia ng Diyos. Kaya sa 1 Korinto 15, talatang 10, subalit sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, ako ay ako. Si Apostol Pablo ay naging tunay na mapagpakumbaba. Nasusulat dito na sapagkat ang biyaya na kanyang natanggap ay napakalaki. Binigyan siya ng Diyos ng tinik sa kanyang laman upang hindi siya maging palalo. Sapagkat kung ang isang tao ay palalo, ang kapangyarihan ng Diyos ay aalis. Gayunpaman, dahil ang Diyos ay napupuot at sumasalungat sa mapagmataas at ibinibigay ang biyaya sa mapagpakumbaba, kaya dapat tayong maging higit at higit pang maging mapagpakumbaba. Gaano nagpakumbaba si Jesus? Siya ay sumunod hanggang sa kamatayan. Ibinaba niya ang kanyang sarili. Ganito ang pagpipigil sa sarili. Alam niyo po ba ito? Na ang pagpipigil sa sarili ay ang pagkontrol sa maling bahagi ng sarili at nagiging maamo at mapagpakumbaba at sumusunod sa Panginoon. At isa pang bagay, sa loob natin ay mayroon pa tayong kalayaang magpakalayaw, kalayaan upang magpakalayaw. Kaya sa Galatia 5 verse 13, sapagkat kayo mga kapatid ay tinawag sa kalayaan, subalit huwag lamang ninyong gagamitin ang inyong kalayaan bilang isang kadahilanan para sa laman. Natanggap natin ang kalayaan mula sa kasalanan, kalayaan mula sa kamatayan. Natanggap natin ang kalayaan mula kay Satanas. Natanggap natin ang kalayaan mula sa kautosan. Dahil ibinigay ng Diyos sa akin ang kalayaan, ako ay mabubuhay ayon sa aking kalooban. Ito ay kalayaan ng kalayawan. Ibinigay sa atin ng Diyos ang kalayaan sa katotohanan. Kaya sa Juan 8:32, at inyong malalaman ang katotohanan at ang katotohanan na magpapalaya sa inyo. Natanggap natin ang kalayaan mula sa kasalanan at kasinungalingan. Ang kalayaan ay ibinibigay para mamuhay ng ayon, ay hindi ibinigay para mamuhay tayo ng ayon sa ating sariling kalooban. Kaya huwag natin gagamitin ang kalayaan bilang isang kadahilanan para sa laman. Kaya sa 1 Pedro 2:16, mamuhay kayo ng tulad sa taong malaya. Ngunit huwag ninyong gamitin ang kalayaan bilang balabal ng kasamaan, kundi bilang mga alipin ng Diyos. Kundi para sa ugali ng paglilingkod na gaya ng mga alipin. Kaya ang kalayawan ay ang gawin ng anumang bagay na gusto mo. Ganito ang kalayawan. Tayo ay may puso na nagnanais, mabuhay ayon sa salita ng Diyos. Subalit, may iba na nagsasabi, ayoko, mabubuhay ako ng ayon sa gusto ko. Huwag ninyo akong pakialaman. Hayaan ninyo ako.
at sila'y nabubuhay ayon sa kanilang kalooban. Kung ang taong ligtas ay wala sa pamamahala ng Espiritu Santo at ng mga salita ng Diyos, ang taong iyon ay magiging halimaw. Siya ay mabubuhay ayon sa kanyang kalooban. Kapag napagtanto natin ito, dapat tayong maging alerto at magulat. Kaya ang pagkontrol ng pagnanasa ng laman ay kinakailangan. Sa 1 Korinto 10:32, huwag kayong maging katitisuran para sa mga Hudyo o sa mga Griego o sa Iglesia ng Diyos. Kung kayo'y namumuhay ayon sa inyong kalooban, kayo'y nagiging katitisuran sa ibang tao. Isa nakakatisod. Ibig sabihin, kayo ay nagdudulot ng problema sa ibang mga tao. Ano man ang isipin ng iba, gagawin ko kung ano ang gusto ko. Ang ganitong pag-iisip ay isang kasalanan, dapat nating kontrolin ito. Ano po sa tingin ninyo ang tungkol dito? Sila ay hindi nakikinig sa kanilang magulang, ni maging sa mga guro. Maging sa mga salita ng Diyos ay hindi sila nakikinig. Sinasabi nila. Ganoon din ang sinasabi ng Biblia. Ngunit, posible ba na mamuhay ng gaya nito? Nais niya mga tuwiran. Nais niya mga tuwiran kung bakit hindi siya sumusunod. Dapat nating kontrolin iyon, pigilin. Kasunod po, mayroon namang tamad sa pag-uugali, katamaran. Ang pagiging tamad ay isang kasalanan. Ikaw na masama at tamad na alipin. Sinabi ni Jesus, ikaw na masama at tamad na alipin. Pumaroon ka sa langgam, ikaw na tamad at masdan mo ang kanyang mga lakad at ikay magpakapantas. Dapat bang matuto mula sa mga langgam ang tao na nilikha ayon sa kanyang sariling larawan, higit sa lahat ng mga ligtas, yung mga anak ng Diyos? Pumaroon ka sa langgam, ikaw na tamad. Masdan mo ang kanyang mga lakad at ikay magpakapantas. Gaano ba katalino ang mga langgam? Hindi ginagamit ng Diyos ang mga taong tamad. Nang pumili ang Diyos ng mga propeta at mga apostol, hindi niya pinili ang mga taong tamad. Si David ay masipag na inaalagaan ang mga tupa ng kanyang ama at siya'y tinawag ng Diyos mula sa katayuan niyang iyon. Ang mga propeta rin ay tinawag nang sila ay masipag. Maging sila man ay magsasaka, nagtatanim, unang uhuli ng mga isda. Si Mateo ay tinawag nung siya ay masipag na nagtatrabaho sa tanggapan ng buwis para sa pagbibilang ng mga buwis. Ano man ang inyong ginagawa, dapat ninyong gawin ang inyong makakaya para sa mga gawain na ibinigay sa inyo. Ang taong tamad ay walang ginagawa o tambay. Ang mga ganitong uri ng tao ay hindi ginagamit ng Diyos. Maging si Satanas ay hindi ginagamit ang taong tamad. Gaano ba kasipag si Satanas? Siya'y nagpapagala-gala nang hindi natutulog. Kaya mayroong maraming mga bagay na mali sa loob natin at kailangan natin itong kontrolin at pigilin isa-isa. Ito ay ang pagpipigil sa sarili. Ang taong may sakit ay dapat uminom ng gamot na nireseta ng doktor at gamutin ang kanyang sakit ng paunti-unti. Gaya nito, habang natututunan natin ang Biblia, dapat mabago ang ating buhay paunti-unti. Ang pagpipigil sa sarili ay dapat nating gawin kung ito ay kalooban ng Diyos. Kaya kahit na ito ay bagay na ayaw nating gawin, kahit na mayroon tayong bagay na gustong gawin, hindi natin ito dapat gawin malibang ito ay kalooban ng Diyos. Ito ay ang pagpipigil sa sarili. Kaya kung ito ay kalooban ng Diyos, dapat natin itong gawin. Ginusto ba ni Jesus ang kamatayan at pagdurusa doon sa krus? Sabi niya, Ama ko, kung maaari, lumampas sana sa akin ang kupang ito. Sa Mateo 26:39, siya ay may katawan na tulad ng sa atin.
Ngunit sabi niya, gayon may hindi ang ayon sa ibig ko, kundi ang ayon sa ibig mo. Ito ay ang pagpipigil sa sarili. Napagtagumpayan ni Jesus ang kanyang laman. Kung iyon ay ang kalooban ng Diyos, dapat mayroon tayong pagnanais na sumunod anumang hirap at mga pagdurusa na ating kakaharapin. Ito ay pagpipigil sa sarili. At may isa pang bagay na nais kong isaalang-alang sa oras na ito. Ito ay ang pagkontrol sa gana sa pagkain, yung katakawan. Ang gana sa pagkain ay likas sa katawan. Ang pagkain o pag-inom ay mahalaga at ito'y likas para sa ating katawan. Ito ay ang nagnanais ng pagnanais ng katawan. Gayunman, mayroong mga ilang bagay na dapat kayong mag-ingat patungkol sa inyong pagkain at sa pag-inom. Kapag inyong kinakain o iniinom ang mga pagkain na gusto ninyong kainin o inumin, maging ito man ay mabuti sa inyong katawan o hindi, kung para lamang sa kasiyahan ng inyong panlasa, hindi ito mabuti. Ang pagkain at pag-inom ay mahalaga sa ating kalusugan. Subalit ang ating katawan ay mahalaga sapagkat ito ay binili ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang dugo. Kaya mahalaga yung pagkain at pag-inom sa kalusugan. Sa pamamagitan ng dugo at tubig na dumanak sa Kalbaryo, si Jesus na tagapagligtas, binili ang aking katawan at kaluluwa sa isang halaga. Binili ng Panginoon ang aking kaluluwa na nararapat na mawasak dahil sa aking mga kasalanan sa pamamagitan ng dugo ng Panginoon. At binili din ng Panginoon ang ating katawan sa pamamagitan ng kanyang dugo. Kaya, sa 1 Corinto 6 verse 19, kayo ay hindi sa inyong sarili. Ang inyong katawan ay hindi na sa inyo. Ito ay templo ng Espiritu Santo sapagkat kayo'y binili sa isang halaga. Ang inyong katawan ay pag-aari na ng Panginoon. Kaya't luwalhatiin ninyo ng inyong katawan ang Diyos. Ngayon, ang katawan kong ito ay hindi na akin. Ang aking magulang ang nagsilang sa akin, subalit ang magulang ko ba ang gumawa sa akin? Hindi po. Sa mga awit 139 verse 13 hanggang 14, sapagkat hinubog mo ang aking mga nasa loob na bahagi at sa bahay bata ng aking ina, ako'y iyong hinabi. Ako'y magpapasalamat sa iyo sapagkat ang pagkagawa sa akin ay kakilakilabot at kamangha-mangha. Ang iyong mga gawa ay kahanga-hanga at iyon ay nalalamang mabuti ng aking kaluluwa. Oo, isinilang ako ng aking mga magulang, ngunit wala silang kapangyarihan upang ako'y likhain. Ang Diyos ang lumikha sa aking katawan. Kahit na ang katawang ito ay nagkasala, ito naman ay binili ng Panginoon sa pamamagitan ng dugo. Kaya't luwalhatiin ninyo ng inyong katawan ng Diyos. Kaya kung kayo man ay kumakain, umiinom o anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikaluluwalhati ng Diyos. Kasalanan ang hindi pagluwalhati sa Diyos. Yamang ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Ang kasalanan ay hindi lumuluwalhati sa Diyos at hindi maaari makapasok sa kaluwalhatian ng Diyos. Ang layunin ng pagbili ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng dugo ay upang luwalhatiin ng Diyos habang tayo ay nabubuhay sa mundong ito. Upang maluwalhati natin ng Diyos at mabuhay para sa Panginoon, dapat tayong maging malusog. Kaya napakahalaga na ingatan ninyo ang inyong kalusugan. Para sa mabuting kalusugan, kailangan ninyong magkaroon ng maayos na tulog, kumain ng kinakailangang pagkain at mag-ehersisyo ng maayos. Ang pagpapanatili ng mabuting kalusugan ay pag-aalaga ng katawan, ng katawang ito na ipinagkatiwala ng Diyos sa akin. Kung hindi ako malusog, hindi natin magagawa ang mga bagay na gusto natin. Isang araw, ako po'y umakyat ng bundok doon sa may isang puno. Mayroong karatula na sinulat ng isang tao. Ang nakasulat ay ganito. Ang pagkawala ng kayamanan ay pagkawala ng kaunti.
Ang pagkawala ng karangalan ay pagkawala ng marami, at ang pagkawala ng kalusugan ay pagkawala ng lahat. Nais ko po na maglagay ng isa pang talata kasunod nito eh. Ang pagkawala ng kaluluwa ay ang mapahamak magpakailanman. Subalit, hindi malalaman ng taong iyon ang tungkol sa problema sa kanyang kaluluwa, sapagkat sinabi niya na ang pagkawala daw ng karangalan ay ang pagkawala ng marami. Ang pagkawala ng kayamanan ay pagkawala ng kaunti. Ang kayamanan ay mukhang malaki, ngunit ang karangalan ay higit na malaki kaysa kayamanan. Ngunit kung mawala ang iyong kalusugan, maiwawala mo ang lahat. Kaya gaano man kayaman o karangal ang taong iyon, kung mawala naman ang kanyang kalusugan, ano ang halaga ng kanyang kayamanan at ng kanyang karangalan? Kaya dapat nating alagaan ang atin pong kalusugan. Ang kalusugan ay dapat na mapanatili kapag kayo ay malusog upang mabuhay tayo sa natitira nating buhay para sa Panginoon at para sa kaluwalhatian ng Diyos ay dapat po natin na alagaan ang ating kalusugan. Ayon po sa Roma 14:6, ang kumakain ay kumakain para sa Panginoon sapagkat siya ay nagpapasalamat sa Diyos, at ang hindi kumakain para sa Panginoon ay hindi kumakain at nagpapasalamat sa Diyos. Merong panahon para kumain at panahon upang hindi kumain para sa kalusugan. Kung nabubuhay tayo, sa Panginoon tayo nabubuhay. O kung namamatay tayo, sa Panginoon tayo namamatay. Kung kayo man ay kumain o uminom o ano man ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikaluluwalhati ng Diyos. Gayunpaman, mayroong mga pagkain na mabuti para sa inyong kalusugan. At mayroon ding masama para sa inyong kalusugan. Dapat nating piliin ito ng mabuti at kainin ito. Kung ang iyong kalusugan ay manghina nang dahil kumain ka ng anumang pagkain, nang dahil ito ay masarap, ito ay kasalanan. Ito ay magiging isang kasalanan. Kahit na mamatay ako, kakain ako ng masasarap na pagkain at mamamatay. Ito ay hindi kalayaan na ibinigay ng Diyos. Dahil ang inyong katawan ay hindi sa inyo. Kapag tayo ay naroon na sa hukuman ng Diyos, ihahayag ng Diyos ang lahat. Sasabihin sa iyo ng Diyos, ginamit mo ba, ayon sa iyong pag-iisip, ang buhay na ibinigay ko sa iyo? Iniisip natin ang mga bagay na ito kung gaano tayo gumawa para sa Panginoon. Ngunit ang pagsusuri ng Diyos ay magkaiba. Ayon sa 2 Korinto chapter 5 verse 10, sapagkat tayong lahat ay kailangan humarap sa hukuman ni Kristo upang ang bawat isa ay tumanggap ng kabayaran sa mga bagay na ginawa niya sa pamamagitan ng katawan, maging mabuti o masama. Talagang mabuti ang mamuhay paayon sa kaluwalhatian ng Diyos gamit ang katawang ito. At ang kasamaan ay hindi mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Anuman ang ating pamamuhay na ayon sa Espiritu ay mabuti, at anumang pamamuhay ayon sa laman ay masama. Ito ang kaibahan sa pagitan ng mabuti at masama na karaniwang iniisip ng mga tao sa mundong ito. Paano tayo hahatulan sa harapan ng Diyos? Paano ba tayo mamumuhay para sa Panginoon? Tungkol sa ating kinakain at iinumin, kung ito ay makapagpapalusog sa akin upang ako ay makapamuhay para sa Panginoon, makakain natin ito. Subalit, kung hindi ito mabuti sa kalusugan at hindi angkop sa Panginoon, hindi natin ito dapat nakainin. Kahit na gusto kong kainin ito, hindi ko ito dapat kainin. Ito ay ang pagpipigil sa sarili. Kaya kahit na gusto kong kainin, kung paunti-unti tayong umiinom ng alak o malakas maglasing, ang ating atay ay masisira sa katagalan. Ang aking ama ay nagtrabaho sa isang istasyon noong matagal na panahon na. Siya ay mahilig maglasing.
Kaya sumasakit ang tiyan niya at siya ay nagkasakit. Ang tiyan niya ay maaaring nasira na. Hindi lamang tiyan. Pati pagtagal, pati atay niya ay masisira. At kung tayo naninigarilyo, pagtagal ang ating baga ay matutunaw. May isang tao po na nakakatawa, sabi niya, pasensya na po dahil ang pangit ko. Isang pangit na komedyan. Siya ay hindi pa matanda nang siya ay mamatay. Sinabi niya bago siya mamatay, huwag manigarilyo. Siya ay mahabang panahong naninigarilyo. Kaya ang baga ay halos natunaw na. Kaya siya ay namatay. Kahit na alam niya na masama ito sa kalusugan, ginawa pa rin niya. May nagsasabi pa, nasaan ang salitang huwag kang maninigarilyo? Alam niyo nang ang Biblia ay naisulat ay wala pa pong sigarilyo. Kung mayroon na noong sigarilyo, hindi lang po ang salita na huwag maglalasing, kundi pati na rin ang salitang huwag maninigarilyo ay nakasulat din sa Biblia. Kung mayroong ganong salita sa Biblia o wala, kung ito ay masama sa kalusugan, ay hindi natin dapat gawin. Mayroon po bang salitang dapat tayong kumain ng 3 beses sa Biblia? Kahit na kumain ka man ng 2 o 3 beses, mabuti kung ikaw ay maging malusog. Kaya ang pag-iingat ng mabuti sa kalusugan ay nararapat sa harapan ng Panginoon. Problema din na kung ang isang tao ay nagkakasakit dahil sa sobrang kakakain. May nagiging sobrang payat dahil sa kakadayit, kaya nagkakasakit. Ang ganito din ay hindi mabuti sa kalusugan. Dapat balanse ng maayos. Ang katawan ko ay hindi sa akin. Kaya kung anuman ang nakakasira sa katawan ay malaking kasalanan. Ipagpalagay po nating ipinahiram ko ang aking sasakyan sa isang tao ng sandali. Subalit, kahit dumating na ang panahon para magpalit ng engine oil, kung hindi siya magpapalit ng langis, at kung maglalagay siya ng maruming gasolina, kung gayon ang sasakyan ay masisira, magugustuhan ba iyon ang mayari? Sigurado mabilis masisira yon. Napakaraming mga bagay ang dapat nating gawin para sa Panginoon. Habang tayo ay nabubuhay sa ilalim ng kanooban ng Diyos. Kaya kapag ako ay bumabati, ganito po ang sinasabi ko doon sa mga binabati ko, umaasa akong mabubuhay ka ng matagal na malusog. Sa salitang Kyung Sangdo, pakiusap maging malusog kayo, humaba ang buhay ninyo. Ang nakakarinig dito ay natatawa. Iniisip nilang nakakatawang salita iyon. Eh bakit nga ba tayo dapat mabuhay ng mahaba at ng malusog? Dahil napakaraming bagay pa ang dapat nating gawin. Ako po ay malusog pa rin. Sa palagay ko, ay dapat akong maging malusog hanggang sa matapos kong gawin ang mga bagay na ibinigay sa akin ng Diyos. Gayunpaman, ang pagpipigil ay dapat nating gawin upang maingatan ang kalusugan. Ang kakainin natin, ang kung anumang gusto natin, at ang masama at hindi makakabuti ng walang pagpipigil, at kung hindi natin kakainin ang mga dapat kainin, kung wala tayong pagpipigil sa sarili tungkol sa pagkain, ang ating kalusugan ay hindi magiging mabuti. At wala na kayong magagawa sa bagay na ito. Tayo po ay iniingatan ng Diyos, subalit ang mangyari ito sa iyo ay maliba ng Diyos? Kung iniingatan ba tayo ng Diyos kahit sa ating mga maling ginagawa? Alam niyo, meron pong isang driver, siya ay nananalangin bago siya mag-drive ng ganito, Diyos, pakiusap, ingatan mo po ako sa aking pagmamaneho. Subalit kung siya ay magda-drive ng overspeeding, kung lalabagin niyang batas trapiko, may iingatan ba siya ng Diyos? Ang pag-iingat po ng Diyos ay nasa ilalim ng kautusan. Kung tayo ay lalabag, titigil ang Diyos sa pag-iingat sa atin, sige, gawin ninyo, anumang gusto ninyo. Kung mamatay man kayo o hindi, wala akong paki. Kaya, ang ingatan ang ating kalusugan upang makagawa ng maraming bagay para sa Panginoon
ay ang pagpipigil sa sarili. Ang kumain ng masasamang pagkain, ang hindi kumain ng masasamang pagkain, ang hindi uminom ng alak at mamuhay ng maayos ay pagpipigil sa sarili. Kung hindi tayo magpipigil, ang ating laman ay nagnanais na gawin ng anuman sa kalooban ng laman. At ang bibig na ito, ano ang hinihingi nito? Humihingi ito ng masarap na pagkain. Maglagay ka ng masarap na pagkain, okay? Masarap na pagkain, masarap na pagkain. Mayroon ba masarap na pagkain? Mayroon bang kainan kung saan nagbebenta ng masarap na pagkain? Sa katunayan, kinakailangan na kumain, subalit kung susubukan nating magbigay ng kasiyahan sa panlasa, maraming pera ang kakailanganin sa ganitong pagkain. Tama po ba? Sapat na ang kumain ng pagkain na nararapat para sa ating kalusugan. Maraming tao ang nagugutom sa mundo dahil wala man lamang silang kahit kaunting pagkain. Nakikita natin sila ngayon. May mga taong namamatay dahil sa gutom. Nakakita na ako ng tao na gutom at namatay sa India at Africa. Awang-awa ako sa kanila bilang tao. At may mga brothers at sisters na nahihirapan dahil sa kakulangan ng pagkain sa mga kapatid natin na mga naligtas. Marami sila. Ngunit, maaari tayong magkasakit dahil sa sobrang pagkain. At kung minsan ay mas gusto natin kumain ng masasarap na pagkain, kahit na mahal ang pagkain na iyon, dapat tayong magpigil sa ating sarili. Kaya, kung tayo ay gumagastos ng maraming pera upang kumain ng isang pagkain ng higit sa ating kailangan, dapat muna tayong manalangin kung ito ay mabuti o hindi. Ang perang iyan ba ay sa iyo? Nagbibigay ba ang Diyos ng pera upang mag-enjoy ka sa kasiyahan ng laman? Ibinigay ba ang perang ito ng Diyos para sa layuning ito? Maaaring payagan tayo ng Diyos, ngunit kung hindi natin ito makokontrol ng mabuti, hindi ito gusto ng Diyos. Sa Santiago 2, talatang 15 hanggang 16, kung ang isang kapatid na lalaki o babae na namumuhay ng hubad at kinukulang sa pagkain sa araw-araw, at ang isa sa inyo ay magsabi sa kanila, "Humayo kang payapa, magpainit kayo at magpakabusog." Subalit hindi ninyo sila binibigyan ng mga bagay na kailangan ng katawan, anong pakinabang niyon? Kung ang isang kapatid na lalaki o babae na namumuhay ng hubad, kinukulang sa pagkain sa araw-araw, dapat po natin silang alagaan, bigyan ng pagkain at damit gaya ng ating katawan. Gayunpaman, ang tulungan sila gamit ang bibig ng ganito, kailangan mong magpainit, hindi ka dapat lamigin, dapat busugin mo ang tiyan mo. Paano po nila ito magagawa kung hindi mo sila bibigyan? Subalit sino mang may pag-aari sa sanlibutang ito at nakikita ang kanyang kapatid na nangangailangan at pinagsasarahan niya ito ng kanyang damdamin, paano nananatili ang pag-ibig ng Diyos sa kanya? 1 Juan 3:17. Ganon din sa verse 18, mga munting anak, huwag tayong umibig sa salita ni sa dila kundi sa gawa at sa katotohanan. Para magawa ito, kailangan natin ng pagpipigil sa sarili at dapat nating kontrolin ang ating buhay. Kung gagawin natin ang gusto natin, magagawa ba natin ang dapat nating gawin? Kaya kailangan pa rin natin ng pagpipigil sa sarili tungkol sa pagkain. Tingnan po natin sa 2 Korinto chapter 11. Ikalawang Korinto, bago mag-Galacia. Ikalawang Korinto. Tingnan po natin sa 2 Korinto, chapter 11.
Ikalawang Korinto 11 verse 27. Sa pagpapagal at hirap, sa mga pagpupuyat, sa gutom at uhaw, madalas na walang pagkain, giniginaw at hubad. Kaya pwede nating malaman sa pamamagitan ng ikalawang Korinto chapter 11 kung gaano kalubhang nagdusa si Apostol Pablo. Siya ay nakaranas ng maraming pagkabilanggo, di mabilang na bugbog, malimit mabingit sa kamatayan, tumanggap ng 40 hagupit kulang ng isa, 3 ulit na hinampas ng pamalo, at minsan siya'y pinagbabato at itinapon sa labas, ngunit siya'y muling bumangon. Tatlong beses na siya'y nawasakan ng barko. Isang araw at gabing nasa laot. Habang madalas na paglalakbay, maraming panganib sa mga ilog, panganib sa mga magnanakaw, panganib sa kanyang mga kababayan, panganib sa mga hintil, panganib sa mga huwad na kapatid. Si Pablo ay nagtrabaho at ipinangaral ang ebanghelyo ng buong sikap. Siya ay madalas na puyat, gutom at uhaw. Walang pagkain, giniginaw, at hubad. Siya po ay hindi makatulog dahil sa gutom, walang makain, nilalamig, at giniginaw. Matagal ng panahon ang nakakaraan nang ako po ay nagpunta sa Yanji sa China at nagdahos po ng unang Bible seminar. Umupa ng hotel ang mga brothers doon para sa akin. Ang mga brothers po ay hindi pa nakapag-hotel. Kaya inisip nilang ang hotel na inupahan nila ay talagang maayos. Natulog po ako doon na talagang napakalamig buong magdamag. Inaamag ang dingding at mabaho po ang amoy. Hindi po iyon alam ng mga brothers. Iniisip nilang maganda iyon dahil iyon ay hotel. Pero hindi, natulog po ako na nanginginig at naaamoy ang mabahong amoy ng magdamag. Kaya naalala ko po si Apostol Pablo. Si Apostol Pablo ay hindi makatulog, hindi makakain, siya'y hubad, nilalamig at nanginginig. Kaysa dinadanas ko ng maraming ulit. Kinabukasan, sinabi ko sa mga brothers ang tungkol dito at sila'y labis na nagulat. Kaya lumipat kami sa ibang hotel. Kahit na hindi ganoon kamahal ang hotel, naging mas maayos naman. Hindi po natin maiisip kung gaano nagdusa itong si Apostol Pablo sa hindi maiiwasang kapaligiran niya. Sinasabi sa 1 Korinto 4, talatang 11, hanggang sa oras na ito ay nagugutom kami, nauuhaw, mga hubad. Nang isulat niya ang 1 Korinto, siya ay nasa kagutuman, sa pagkauhaw at sa kahubaran. Ang dakilang apostol ay hindi nagreklamo ng anuman. Hindi niya ginamit ang otoridad ng pagka-apostol. Hindi niya gustong tratuhin siya ng maayos. Ayon sa Mateo 12, talatang 1, si Jesus ay dumaan sa trigo ng araw ng Sabat, ngunit nagutom ang kanyang mga alagad. Hindi natin alam kung gaano kahirap ang pagsunod ng mga alagad kay Jesus. Si Jesus ay walang mapagpahingahan ng kanyang ulo. Natulog na minsan sila kasama ni Jesus sa hardin ng Gethsemane na may malamig na hamog. At minsan, sa isang bakanting bukid, sa loob ng 3 kalahating taon, gutom na gutom ang mga alagad, kaya namita sila ng mga butil at kumain. Gutom na gutom ang mga alagad. Gutom na gutom sila. Paano naman si Jesus? Sa palagay niyo, si Jesus lang ba ang busog?
Sa Mateo chapter 4, si Jesus ay nag-ayuno ng 40 araw sa ilang at nagutom. Dahil siya ay nag-ayuno sa loob ng 40 araw, ang kanyang katawan ay napakahina, hirap at pagod. At pagkatapos ay dumating ang Diablo at nagsabi sa kanya, "Kung ikaw ang anak ng Diyos, bakit ka pagod na pagod? Bakit ka gutom na gutom? Ikaw ay may kapangyarihang gawing tinapay ang batong ito." At sinabi ni Jesus, "Kaya kong gumawa ng mga anak ni Abraham mula sa mga batong ito." Sabi niya, si Jesus ang tagapaglikha. Sinabi ng Diablo, "Bakit ka gutom na gutom? Gayong ikaw ay ang anak ng Diyos. Kaya mo ito." Ano ang sinabi ni Jesus? "Ah, ganun ba? Naku, nakalimutan ko." Pagkatapos, gumawa ba siya ng tinapay mula sa bato? Sa Mateo 4:4, ngunit siya'y sumagot, "Nasusulat, hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos." Ang salitang ito ay may dalawang kahulugan. Dapat tayong kumain ng pagkain para sa ating katawan. Ngunit ang salita ang pagkain para sa ating espiritu. Sa pamamagitan ng pagbabasa, pakikinig, at pag-unawa sa salita, ang ating panloob na pagkatao ay maaaring maging malusog at masigla araw-araw. Subalit, ang sinabi ni Jesus ay medyo naiiba mula doon. Hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao. Kailangan natin ng pagkain. Ngunit ang pamumuhay ayon sa salita ng Diyos ay higit na kinakailangan. Kaya sa Juan 4:34, umalis si Jesus sa Judea patungo sa Galilea, pero kailangan niyang dumaan sa Samaria. Lumakad siya sa mainit at baku-bakong daan sa ilang ng katanghali ang tapat. Siya'y gutom at nauuhaw. Pumunta ang mga alagad sa nayon upang bumili ng makakain. Nang panahon na iyon, siya'y dumating sa isang Samaritana na umiigib ng tubig. Alam niyo na rin po yung tungkol dyan. Humingi si Jesus ng tubig sa babae. Sa isang tingin, napansin niya na siya'y isang Hudyo. Ang mga Hudyo at mga Samaritano ay hindi nagkakasundo para silang magkaaway. Tinatrato ng mga Hudyo ang mga Samaritano na parang aso. At ang tingin ng mga Samaritano sa mga Hudyo ay parang mga kaaway. "Hoy, paano nangyari na ikaw ay isang Hudyo ay humihingi ng mahiinom sa akin na isang babaeng Samaritana?" Isa pa, naisip niya na medyo bastos para sa isang lalaki na humingi ng isang bagay sa isang babae. Ito ang nagsasabing makatagpo ng isang kaaway sa isang trosong tulay. "Hindi kita bibigyan ng tubig." Ang babaeng ito ay isang makasalanan na walang awa. 5 ang kanyang asawa. 6. Patuloy siya nagpapalit-palit ng mga lalaki. Kaya't hindi siya nag-iigib ng tubig tuwing umaga o gabi tulad ng ibang mga babae, kundi siya'y pumupunta mag-isa sa oras na walang ibang tao. Sinabi ni Jesus, "Kung nalalaman mo ang kalooban ng Diyos, at kung sino ang sa iyo'y nagsasabi, 'Bigyan mo ako ng inumin,' ikaw ay hihingi sa kanya at ikaw ay bibigyan niya ng tubig na buhay. Kilala mo ba kung sino ako? Dala ko ang kaloob ng Diyos." Dumating si Jesus sa mundo para iligtas siya. "Hindi mo ako binigyan ng tubig, ngunit kung ako ang tatanungin mo, bibigyan kita ng tubig na buhay." At alam niyo na po kung ano yung susunod sa kwento, di ba? Sinabi ni Jesus,
Ang bawat uminom ng tubig na ito ay muling mauuhaw, subalit ang sino mang uminom ng tubig na aking ibibigay ay hindi na mauuhaw magpakailanman. Ang tubig na ibibigay ko sa kanya ay magiging isang bukal ng tubig tungo sa buhay na walang hanggan. So nangangahulugan itong kung ang isang tao ay maligtas, magkakaroon siya ng tunay na kasiyahan at kapayapaan sa kaluluwa. Bumili ang mga alagad ng pagkain at bumalik ng oras na iyon. Sabi nila, Rabbi, kumain ka? Sa Juan 4.32, sinabi ni Jesus, ako'y may pagkain na hindi ninyo nalalaman. Oh, sino kaya ang nagdala ng makakain sa Panginoon? Wala pong nagdala. Ang babaeng ito ay hindi nagbigay ng kahit na ano kay Jesus, kahit na tubig. Dahil nalaman niyang si Jesus ang Kristo, iniwan niya ang banga ng tubig at tumakbo sa Samaria. Hindi pa nakakainom ng tubig si Jesus. Niwala siyang kinaing anuman. Sinabi sa kanila ni Jesus, ang pagkain ko ay ang gawin ng kalooban ng nagsugo sa akin at tapusin ang kanyang gawain. Ang mga nauuhaw at nagugutom ay nangangailangan agad ng pagkain na ng makakain at maiinom. Subalit si Jesus na labis na pagod, gutom at uhaw ay may ibang makakain kaysa pisikal na pagkain at tubig. Hindi ang pagkain ay iniisip ng mga alagad. Kaya may kasabihan sa Mateo 5, talatang 6, ang mga nagugutom at nauuhaw sa katwiran, nagkaroon ng uhaw ang Panginoon na gawin ang kalooban ng Diyos. Siya'y nagkaroon ng ganitong kagutuman. Ang pagkain ko ay ang gawin ng kalooban na nagsugo sa akin at tapusin ang kanyang gawain. Ang pagliligtas ng mga kaluluwa sa pamamagitan ng kamatayan ni Jesus doon sa krus. Hanggang sa mangyari ito, ang pagkain ni Jesus ay ang magligtas ng mga kaluluwa. Ang pangangaral ng Ebanghelyo sa mga Samaritano ay mas mahalaga kaysa pagkain ngayon. Ito ang gusto niya. Iyon ang kanyang pagkain. Kung tayo nagugutom, aba, gusto nating ipagpaliban ng lahat at gusto na lang munang kumain at saka gawin ng iba. Siyempre, hindi naman po iyon masama. Subalit, mayroon ba tayong pusong gawin ang kalooban ng Diyos nang higit pa sa pananabik natin sa pagkain at sa pag-inom? Naghahanap ng makakain, iniisip na paano ko mapapasaya ang aking katawan. Magaling tayo sa ganoong bagay, ngunit hindi sapat ang ating puso na nagnanais gawin ang kalooban ng Diyos. Ginagawa natin kung may pagkakataon, ginagawa natin kung naaalala natin. Hindi natin ginagawa kung hindi natin naaalala. At hindi natin ginagawa kung ayaw natin. Kumakain ng taong gutom kapag gusto nilang kumain. Natural po ba ito na hindi sila kumakain ng pagkain kahit gutom na sila? Dapat tayong maghangad sa kalooban ng Diyos nang higit kaysa mga nagugutom na taong ito. Hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Ang pagsunod sa mga salita ng Diyos ay dapat nating maging pagkain. Si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nagutom, naging mahirap, at nagdusa ng maraming paghihirap upang iligtas ang mga kaluluwa ng mga tao. Para magligtas ng higit pang mga kaluluwa? Ito muna ang gawin natin. At paano naman ang ating mga pagnanasa sa katawan? Ginagawa natin hanggat nasa tama. Hindi hihigit sa kinakailangan. Kung ginagawa mo muna ang gusto mong gawin, at pagkatapos ay gagawin mo ang nais ng Diyos na dapat mong gawin, kaya mo bang gawin ito ng sabay? Dapat ninyong limitahan sa isa. Kailangan ninyo itong kontrolin ng mabuti. Gusto kong sabihin sa inyo ang tungkol dito ng kaunti. Isipin ninyo ang lahat ng mga bagay na mayroon kayo. Kumakain ka ng lahat ng gusto mo at gumagastos lamang ng kaunti upang matulungan ang mga kaluluwang mamamatay? Ano kaya? Ano kaya ang sasabihin ng Diyos?
Nasabihin ba niya na mabuti? Mali ang ginagawa mo. Dapat na wastong mapigilan at makontrol ang ating mga katawan. Isipin natin ang tungkol sa mga pangangailangan ng laman. Tingnan po natin sa Daniel chapter 1. Pagkatapos ng Ezekiel sa lumang tipan, nariyan po ang aklat ng Daniel. Daniel 1 verse 8. Daniel chapter 1 verse 8. Ngunit ipinasya ni Daniel na hindi niya durungisan ang sarili sa pamamagitan ng bahagi ng pagkaing mula sa hari o ng alakman na kanyang iniinom. Kaya't kanyang hiniling sa pinuno ng mga yunuko na pahintulutan siyang huwag dungisan ang kanyang sarili. Pagkatapos, tingnan po natin sa verse 16. Daniel 1:16, kaya't inalis ng katiwala ang kanilang bahaging pagkain at alak na mula sa hari at binigyan sila ng mga gulay. Ang mga Israelita ay dinalang bihag sa Babylonia dahil sinuway nila ang salita ng Diyos. Kaya sa loob ng 70 taon ng pagkabihag, ninais ng hari ng Babylonia na pumili ng isang mahusay, matalinong tao sa mga Hudyo upang gawin yung kalooban ng hari. Mula sa kanila, naroon si Daniel at ang tatlo niyang kaibigan, si Hananias, Mishael at Azarias. Si Daniel at ang tatlo niyang kaibigan ay nagsasanay na upang maglingkod sa hari. Mayroong pagkain ng hari. Ang pagkain ng hari ay ibinibigay o inihahain sa mga taong ito. Siyempre po, maaaring ito ang pinakamabuti at pinakamamahaling alak. Subalit si Daniel at ang tatlo niyang kaibigan ay tinanggihan ito. Tinanggihan nila. Bakit po? Ang Babylonia ay naglilingkod sa ibang Diyos at doon ay meron silang kaugalian ng paghahandog ng pagkain sa mga Diyos-Diyosan at ibinabahagi ito sa mga tao. Sinabi ni Daniel at ng tatlo niyang mga kaibigan na hindi nila ito dapat nakainin. Pagkain ito ng hari, special na pagkain, masasarap na pagkain. Ipinasya ni Daniel na hindi niya durungisan ang sarili sa pamamagitan ng bahagi ng pagkain mula sa hari. Sapagkat iniisip nila na ang pagkain na ito ay hindi kaaya-aya sa paningin ng Diyos. Anong gagawin ninyo kung hindi ninyo ito kakainin? Sabi dito, baka makita ng aking Panginoong Hari na kayo ay nasa mas masamang kalagayan kaysa mga kabataan. Kaya't ilalagay ninyo sa panganib ang aking ulo sa hari. Kaya ganun ba? Subukin mo po sana ang iyong mga lingkod sa loob ng 10 araw. Bigyan mo kami ng mga gulay na makakain at tingnan natin kung ano ang mangyayari. Talaga? Sige nga. Kaya hindi sila binigyan ng yunuko ng pagkain mula sa hari o ng alak, kundi binigyan sila ng mga gulay lamang. Sa katapusan ng 10 araw, ay nakitang higit na mabuti ang kanilang anyo at higit na mataba kaysa lahat ng mga kabataang nagsikain ng pagkain ng hari. Kaya tinulungan sila ng Diyos. Tinulungan sila ng Diyos. Hindi sila bibigyan ng Diyos ng karunungan kung hindi nila kinokontrol ang kinakain nila. Minsan po ay dapat nating kontrolin kung ano ang mga kinakain natin. Siyempre po, maaaring ang laman ay gustong kumain. Maaaring gusto nilang uminom ng alak. At isipin po ninyo, gaano kaya kasarap ang mga pagkain ng hari? O, sa Ecclesiastes chapter 10 verse 17. Tumutukoy ito sa mga prinsipe ng mga bansa na naglilingkod sa hari.
Sabi niyan, mapalad ka o lupain kung ang iyong hari ay anak ng mga malalayang tao at ang iyong mga pinuno ay nagpipista sa kulang panahon para sa ikalalakas at hindi sa paglalasing. Kaya hindi sila kumakain upang maglasing o magkasiyahan kundi para sa ikalalakas upang mapamunuan nila ang bansa. Kailangan ninyong maging malusog upang makapagtrabaho ang mga nagpipista sa kaukulang panahon. Sinasabi nito na kumakain ng mabuti sa tamang oras. Mapalad ka o lupain. Tayo ang mga tao na namumuno sa gawain ng kaharian ng Diyos. Tayo ang mga prinsipe o tagapagmana na itinalaga ng Diyos. Hindi tayo kumakain at umiinom para sa kaaliwan at hindi natin ito ginagawa para sa kasiyahan ng laman. Sa halip, kumakain tayo sa tamang panahon upang magkaroon ng kalakasan sa ating katawan. Ito po ang kinakailangan para sa kalusugan. Ang mga mahihirap po ay hindi nagagawang kumain ng gusto nila ni uminuman ng gusto nila. Ito po ang nagagawa ng mga mayayaman. Ang mahirap ay halos makaraos lamang. Ang isang bagay na dapat nating malaman ay hindi tayo dapat gumagastos sa walang kabuluhan. Dahil lang sa mayaman kayo. Naunawaan niyo po ba? Napakarami po nating dapat pagkagastusan. Ang pagpipigil, ito ay pagtitipid. Kung hindi ninyo ginagamit, kung hindi ginagamit ninyo ito para sa inyong sarili, sa halip na gamitin ito sa mas mahalagang bagay sa paningin ng Diyos. Tingnan po natin sa Kawikaan sa chapter 23. Kawikaan chapter 23. Basahin po natin magmula verse 1. Kapag ikaw ay umupo upang kumain, nakasalo ng isang pinuno, pansinin mong mabuti kung ano ang nasa harap mo at ang lalamunan mo'y lagyan mo ng patalim. Kung ikaw ay isang taong magana sa pagkain, huwag mong nasain ang kanyang masasarap na pagkain sapagkat mapandaya ang mga pagkaing iyon. Dito sinasabi na isang pinuno, ngunit nangangahulugan na isang pinuno na may otoridad ay inimbitahan ka. Kaya sinabi na pansinin mong mabuti kung ano ang nasa harap mo. Maaaring mayroong mga paanyaya na may mabuting intensyon at mga paanyaya upang gamitin ka lang. Gaya ni Absalom, ang anak ni David, inanyayahan ni Absalom ang kanyang kapatid, si Amnon, upang patayin siya. Inanyayahan niya siya sa isang handaan kasama ng mga manggugupit ng tupa. At pinatay niya siya. Kaya habang masisiyahan siya sa pagkain at inumin, ay pinatay siya. Mapandaya ang mga pagkain iyon. Taong magana sa pagkain. Isang mahilig kumain. Ang lalamunan mo'y lagyan mo ng patalim. Dapat tayo maging maingat. Huwag mong nasain ang kanyang masasarap na pagkain sapagkat mapandaya ang mga pagkain iyon. Mapandaya. Mapandaya ang mga pagkain iyon. Naisip ko, ang aking sarili, at hindi ang ibang tao. Ang aking sarili at hindi ang ibang tao ang nag-anyaya sa akin sa ganitong mapandayang pagkain. Kapag umahanap tayo ng pagkain para sa ating laman, ng masasarap na pagkain, ng bagay na dapat i-enjoy, ang ating masamang diwa siguro ang nag-imbita sa atin sa mandaraya. Alam niyo na po ba ito? Tingnan natin sa verse 6. Tinapay ng kuripot ay huwag mong kainin, ninasain mo man ang kanyang masasarap na pagkain. Sapagkat kung ano ang iniisip niya sa loob niya ay gayon siya, kumain at uminom ka. Sabi niya sa iyo, ngunit ang puso niya ay hindi suma sa iyo. Ang subo na iyong kinain ay iyong iluluwa at iyong sasayangin ang matatamis mong salita.
Dito po, dapat nating maingat na pag-isipan kung ang taong nag-imbita sa atin ay masama o nangliligaw. Kapag may isang taong masagana ang nag-anyaya sa inyo, ayos naman ito kung mabuti ang intensyon niya. Subalit, maaaring hindi ganoon. Ayos lang kung mabuti ang intensyon. Subalit, maaaring hindi ganoon. Pag-isipan ninyong mabuti kung sino ang nasa harapan ninyo. Sapagkat kung ano ang iniisip niya sa loob niya ay gayon siya. Isang taong hindi alam kung ligtas ba siya o hindi. Gayun din, kapag ang isang tao na bago pa lamang na naligtas at makalaman pa, kapag inaanyayahan ka niya upang magpakita ng mabuti, kailangan ring tanggihan ito. Ang dahilan nito ay pagkatapos silang magpakita ng kabutihan, susubukan naman nilang gawin ang nais ng kanilang puso upang magamit nila tayo. Kaya kumain ka, tuminom ka, sabi niya sa iyo, ngunit ang puso niya ay hindi suma sa iyo. Sinasabi nila sa iyo, kumain at uminom ka, ngunit dahil ang kanilang puso ay hindi suma sa iyo, isasaalang-alang po ninyo itong mabuti. Ang subo na iyong kinain ay iyong iluluwa at iyong sasayangin ang matatamis mong salita. Para sa mga evangelist at mga pastor, kahit na pagkatapos silang mangaral ng magandang sermon, kung kumain naman sila ng bagay na hindi dapat kainin, ang magagandang salita na sinabi nila ay maaaring mawalang kabuluhan. At bawat mabuting bagay na ginawa ay maaaring mawalang kabuluhan. Dapat po tayong maging maingat. Ang pagkain ng sama-sama ay ang pagkakaroon ng fellowship. Fellowship ito. Sa lugar ng fellowship, nang may mga parehong pananampalataya, parehong pag-asa, parehong layunin ng buhay, maaaring kumain ng magkakasama ang mga taong ito. Pagsaluhan ng magkakasama at mag-enjoy, natural po ito. Ngunit kung ginagawa nila ito nang hindi naman magkakatulad ang kanilang puso, may mali po dito. Sinasabi na ang jindo na isang uri ng aso ay kumakain lamang ng pagkain na bigay ng kanyang amo at wala nang iba. Alam niyo po ba ito? Yung aso na jindo, kinakain niya lang ang pagkain na galing sa kamay ng amo na nag-alaga dito mula noong tuta pa lamang ito. Narinig ko po ito sa isang brother na nag-aalaga ng asong jindo. Kahit gaano pa ito kagutom, hindi ito kakain ng kahit ano na hindi nagmula sa kanyang amo. Nakamamangha po ito. Tanging ang pagkain ay binigay ng Panginoon, ngunit ang iba pa, ang mapandayang pagkain na inaalok sa atin, ay hindi natin dapat kainin. Dahil kapag hindi na maganda ang sitwasyon, ang pagkain na iyon ay maaaring maging patibong. Ang diablo po paminsan-minsan ay ginagamit ang likas ng ating laman, ang ating pagnanasa sa pagkain upang tuksuhin tayo. Kaya hindi tayo dapat mahulog sa tukso ng pagkain. Nang si Jesus ay nagutom, tinukso siya ng diablo. Sa Genesis chapter 9, sa verse 21 at verse 25, pagkatapos ng baha, nagtanim si Noe ng ubas at ginawa itong alak. Gumawa siya ng alak sa unang pagkakataon at nagpakasawa siya dito at nalasing at nakatulog siya ng nakahubad. Gumawa siya ng nakakahiyang bagay. Ang kanyang anak na si Ham ay nakita ang kanyang ama na uminom at hubad. At nagpunta siya sa kanyang mga kapatid na sina Sem at Japheth at sinabi sa kanila, ang ating ama ay nakahubad at kahiyahiya. Hindi magandang tingnan. Kaya ang dalawang kapatid, upang hindi makita ang kahubaran ng kanilang ama, kumuha ng isang balabal at lumakad ng paatras at tinakpan ang kahubaran ng kanilang ama. Lahat ay mabuti hanggang sa pagkakataon na iyon. Ngunit nang magising si Noe, nalaman niya ang nangyari at sinumpa ang ina po ng kanyang anak na si Ham. Ngayon, nang siya ay malasing, nakagawa siya ng nakakahiyang bagay at sinumpa ang ina po ng kanyang anak
na nagsabi ng mga nakakahiyang bagay tungkol sa kanya. Kapag lasing sa alak, lumalabas ang malalaking problema. Kaya nga eh, sa Kawikaan chapter 20, sa verse 1, sinasabi na ang alak ay manunuya at ang matapang na inumin ay manggugulo. Kapag uminom ang isang tao ng alak, siya ay nagiging mayabang. At kapag uminom kayo ng matapang na alak, nagiging madaldal kayo. Hindi maingay. Hindi ninyo alam kung gaano kayo kaingay. Tingnan po natin sa Kawikaan 23:29. Tingnan po natin mula sa verse 29. Kawikaan 23 verse 29. Babasahin ko po. Kawikaan 23 verse 29 hanggang 30. Sinong may pagkaaba? Sinong may kalungkutan? Sinong may gulo? Sinong may karaingan? Sino ang may sugat na walang kadahilanan? Sino ang may matang may kapulahan? Silang naghihintay sa alak. Silang sumusubok ng pinaghalong alak. Silang sumusubok ng pinaghalong alak. Una, dito ay mayroong anim na uri ng pagkaaba. Sino itong may pagkaaba? Pagkaaba, kalungkutan, gulo, karaingan, sugat, at matang may kapulahan. Mga mata na naging pula. Silang naghihintay sa alak. Isang lulong sa alak. Mula po sa pamilya ng isang ligtas na dikon, isa sa anak niyang lalaki, ang panganay, ay nalulong sa alak. At sa huli, itong anak na ito ay namatay. Wala nang magagawa pa kapag ang isang tao ay nalulong sa alak. At ang taong iyon ay nagiging baliw. Verse 30 hanggang 31, silang sumusubok ng pinaghalong alak. Huwag kang tumingin sa alak kapag ito'y mapula, kapag nagbibigay ng kanyang kulay sa kopa at maayos na bumababa. Ang alak ay mukhang nagbibigay ng kanyang kulay at maayos na bumababa, subalit sa huli ay ginagawa nitong baliw ang mga tao. Sinasabi ng ilan, subalit tingnan ninyo, si Jesus nga ay gumawa ng alak sa bahay na may handaan. Ang ginawa ni Jesus ay grape juice, hindi matapang na alak. Ang wine na ginagamit natin para sa komunyon ngayon sa Lord's Supper ay hindi ito isang matapang na inumin. Kaya ang cup itong tawagin na grape juice. At dito sa verse 31, huwag kang tumingin sa alak. Ang alak na ito, sabi ay huwag tumingin dito. May ilang mga tao na umiinom ng kaunti paminsan-minsan habang kumakain. Mayroon ding ilan na umiinom ng ilang basong tubig pagkatapos kumain. Subalit, kung ito ay nakakagawian na, ay hindi ito mabuti. Sa huli ay para itong ahas na kumakagat at ulupong na tumutuklaw ang katulad. Ang iyong mga mata ay makakakita ng mga kakatuwang bagay at ang iyong puso ay magsasabi ng mga mandarayang bagay. Kaya, gaano karaming tao ba ang nalalasing, gumagawa ng masasamang bagay, ipinapakita ang kanilang masamang ugali, at gumagawa ng mga seryosong kasalanan? Ang ilan ay umiinom at nagmamaneho at nagdudulot ng aksidente at pumapatay ng tao. Kaya tingnan ninyo kung gaano karaming problema ang dinudulot ng alak. Ikaw, sa verse 34 po, sabi dito, ikaw ay magiging parang taong nahihiga sa gitna ng karagatan o parang nahihiga sa dulo ng isang tagdan ng sasakyan. Kung kayo ay nakahiga sa dulo ng isang tagdan ng isang barko sa gitna ng karagatan, ito ay uuga? Oo po, uuga. Kung gayon, tayo ay mawawala sa ating katinuan. Ang kalangitan ay umiikot, iisipin natin. Ang iyong mga mata ay makakakita ng mga kakatuwang bagay. Napakaraming tao ay nagkakasala kapag sila ay lasing. Kapag sila ay lasing, minumura nila ang ibang mga tao at gumagawa ng pangangalunya.
Ang iba naman ay nalalasing. Pagkatapos, binubugbog ang ibang mga tao. Ganito ang ginagawa. Kanilang pinalo ako, ngunit hindi ako nasaktan. Hinampas nila ako, ngunit hindi ko naramdaman. Kailan ako gigising? Hahanap ako ng isa pang tagay. Kapag ang isang tao ay nalalasing, nababaliw sila. Ang dahilan ay alak. Sinasabi nila na hindi masakit kapag ang isang tao ay sinusuntok sila. Kaya ngayon, ang mga Kristiyano ay dapat huwag uminom ng alak. Ang mga tao ay nalalasing at ipinapakita ang kanilang kahihiyan. Gumagawa ng lahat ng uri ng kasalanan. Maging pumapatay ng tao at nagpapakamatay. Sa tingin ko ay ginagamit ng Diablo ang inuming iyon. Kaya sa Kawikaan 23 talatang 20, huwag kang makisama sa mga maglalasing at silang sa karne ay matatakaw kumain. Huwag ninyong kasamahin ang gaya nito. Layuan ninyo sila. Tingnan pa natin sa isa pang talata sa Biblia, sa Kawikaan 31 verse 6. 31 verse 6. Bigyan mo ng matapang na inumin ang malapit ng mamatay at ng alak ang nasa mapait na kaguluhan. Bigyan mo ng matapang na inumin ang malapit ng mamatay at ng alak ang nasa mapait na kaguluhan. Sa 31 verse 7, hayaan silang uminom at lumimot sa kanilang kahirapan at huwag nang alalahanin pa ang kanilang kasawian. Ngayon, ang mga Kristiyano ay hindi malapit ng mamatay, tayo ay mga buhay na nilalang. Tulad sa nalulungkot, gayon may laging nagagalak. Tayo ay gaya sa nalulungkot, gayon may laging nagagalak. Ang kahulugan ng talatang ito ay hayaan ang malapit ng mamatay at ang nasa kalungkutan ay uminom ng alak. Ganito po, iinom sila at makakalimutan ng sakit. Subalit ang mga Kristiyano ay hindi dapat na ganito. Ayon sa 1 Timoteo chapter 3 verse 3 at verse 8, ang mga obispo at diakono sa church ay hindi mahilig sa alak. Ang taong mahilig sa alak ay hindi maaaring maging elder, pastor o isang diakono. Pareho rin po ito sa lahat ng mga Kristiyano. Hindi tayo maaaring mag-enjoy sa alak. Hindi okay na malulong sa alak. Pagkatapos nating maligtas, dapat po tayong huminto sa pag-inom ng alak. Sa Efeso 5, talatang 18, huwag kayong magpakalasing sa alak na ito'y labis na kahalayan, kundi mapuno kayo ng Espiritu. Ang maging lasing ay kahalayan, at ang kahalayan ay ang gawin kung ano ang gusto ninyong gawin. Sa sinaunang kasabihan, ang kahalayan ay ang pagiging sakim sa sexual na pagnanasa, pagsusugal, at pagsasayang ng lahat ng ating kayamanan. Napakaraming tao ang winasak ng alak. Sinasabi po ng Biblia, mapuno kayo ng Espiritu Santo. Ang lasing kailanman ay hindi mapupuno ng Espiritu Santo. Kaya nga, dapat rin nating malaman na kailangan nating kontrolin kung ano ang ating kinakain at iniinom. Alam niyo na po ba ito? Hindi pa ninyo naisip ang tungkol dito noon, di ba? Kailangan ninyo maging higit na mapagpigil bilang isang Kristiyano upang makapamuhay ng isang banal at mapagpakumbabang buhay. Dapat tayong magpigil sa sarili natin mula sa ganitong mga bagay. Manalangin na po tayo. Mahabagin naming Amang Diyos, salamat po sa pagliligtas sa amin at sa pagpapabanal sa amin araw-araw sa pamamagitan ng salita at ng Espiritu Santo. Naniniwala po kami na kung kami ay lalakad ayon sa Espiritu Santo, habang puno ng Espiritu Santo, ay magagawa naming makapamunga ng bunga ng Espiritu Santo. Panginoon, nawa ang mga salitang ito na natutunan namin at nalaman ay maisakatuparan sa aming puso at buhay at mamunga ng bunga ng Espiritu Santo para sa kaluwalhatian ng makalangit na Ama. Panginoon, alalayan at gabayan mo po kami na
maging karapat-dapat bilang mga Kristiyano sa pamamagitan ng pamumuhay na banal, hiwalay at mapagpigil na buhay sa lahat ng pamumuhay namin bilang Kristiyano. Idinadalangin namin ito sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.